Today I'm gonna make cassava chips, or we call it rock and roll in our place. So ginagadgad ko lang yung cassava. Of course, cassava is fresh harvest from my garden. Nagadgad ko na yung iba pang las na to. So as usual, I am using my handy dandy Tetgaran na DIY. Diba? I like it. Very handy, and then pinong-pino yung kanina. Nagagad-gad. Oh, see? Ano lang to? Takip lang to sa anong gatas. Lata ng gatas. So, ganito lang naman pag-gawa nun. So, ayan na. Tapos ko na siyang magad-gad. Pipigaan ko na siya. Wala akong white cloth, pero pwede na kahit anong kulay. Itong gagamitin ko yung lumang damit lang na hindi na ginagamit. Pero malinis naman, syempre. So yeah, pipigaan ko lang siya. Lagay talaga ako dito ng ganyan. Kasi nandito lang ako sa sahig ko magagawa. Ayan. Tapos, tela lang, ganyan itong. Pipigaan ko lang ito ng ganyan. Huwag masyadong pigang-piga. Kailangan very ano kasi siya. Masyadong juicy. So, kailangan tanggalin yung excess na moisture. Konti lang. Kasi kailangan spreadable pa din siya. Kasi pag ganito lang. Kasi pag nag-dry man, pwedeng lagyan. Ayan o. Hindi siya masyadong dry. Tanggalan lang ng konting liquid. So, ganyan lang ang kanyang texture. Yep. So, pigaan ko muna lahat to. And then, I will show you how I spread it on banana leaves. So, ito na yung aking napiga ang grated cassava. Ganyan lang siya. O, malambot pa rin. Spreadable pa rin. Kunti lang yung aking piniga. Ayan o. So, ganyan yung texture niya. Malambot pa rin siya. Huwag yung pigang-piga kasi mahirapan kayong mag-spread sa dahon. And then, ayan o yung aking dahon. So, dyan ko lang siya ilalagay. Spread lang yan. Kuha lang ng konti. And then, ganyan. Spread it lang with your hand. Very, very thinly. Or what I do is, meron ako ditong bottle. Yan ang pang flatten ko. Very ano lang, wag masyadong hard ang pressure. Ganyan lang. Very ano lang siya. Light pressure. Kasi pag hard, you know, dumidikit siya. So, pag ganyan, mas maganda siya. So yan, ganyan lang. Very, very light ang kanyang. Very light lang ang pressure. Or if not, you just have to use your hand. Ako kasi ganyan. Gusto ko lang yung ganyan. O, ganyan lang siya kanipis. Para, diba? So that's it. Diba? Ganyan lang. Super cool. And then, I'm gonna repeat the process. So, ayan na. Continuation ng aking cassava chips. Nagpakulo lang ako ng tubig dyan sa kawali. And then, pagkakumulo na, iba-blanch ko lang itong prunibird ko kanina. So, kumukulo na siya, i-dip ko lang siya dyan ng paganyan. Hanggang mag-transparent siya. Bayan, very foggy. Ganyan lang. Inaan natin ng apoy. Napakabilis lang naman yun. Yung mahirap lang talaga paglagay sa dahon. Pero yung pag-blanch, sandali na lang yun. Para lang pag nag-transparent siya, luto na yan. Pwede na hanguin at ibilad sa araw. Maganda nga kung may GI sheet kayo. Kasi mas mainit yun. Alam niyo yung bubong ng bahay. May GI.
So ayan na. Transparent siya. Tapos sinangon ko na pa ganyan. Ready for bilad na. Maghintay ako ng iba pa para. Ayan. So kapag gaganyan na, hanguin na natin yan. There. I shoot. So there. Ganyan lang. Diba? And then just repeat the process hanggang mag-blanch natin lahat. Ayan. Napakadali lang mag-blanch. Ang mahirap lang talaga is yung paglalagay sa dahon. So, yep. Just like that. Wala pang 1 minute. Luto na siya. Ayan na yung itsura yung aking na-blanch. Ready for bilad na siya. Sa labas. Andito ko na lang siya nilagay. Oh. Kasi may araw naman. Yes, yes, yes. Tapos yung iba nandoon. Ito dito muna siya kasi kailangan nung matuyo maghapon or else masisira siya. So maya-maya ng konti. Mga siguro 2 to 3 hours pwede na siyang tanggalin sa dahon. So, yep. Tapos yung iba dito ko nilagay. Kasi kailangan niyang matuyo. Maganda nga pagka yung sana. Yung sa corrugated sheet or GI. Pero pwede rin yan dyan. No problem. Basta ba mainit? No problemo. Ayan. So good siya. Tapos din yung iba. Huwag lang humangin ng malakas at malalaglag siya dun sa kabila. So there it is. Ito na yung aking binibilad. So ayan, tatanggalin ko na siya. Tatanggalin ko na yung dahon. Kasi pwede na siya. Medyo wet pa siya pero pwede na matanggal. So just peel it very carefully, little by little, kasi hindi pa siya masyadong dry. So, ganyan lang. Ingatan lang yung pagtanggal. Kasi ayaw natin siyang masira. See? Ganyan lang. Tuminangkoko ko. Nanguha kasi ako ng dahon ng gabi kasi patutuyuin ko. At umaraw-araw na. Kaya lang ngayon, umuulan na naman. So, ganyan lang siya, o, diba? Tapos, set aside. Kasi, pag umaraw, bukas, kailangan patuyuin pa yan. Kasi, kailangan maging, siya, crunchy. So, ganyan, sayang. Kung umaraw sana ng husto, matutuyo ito ng perfect. Okay na din yung ganyan lang. Ibilad na lang ulit. At least matanggal na sa dahon. Kasi pag hindi, masisira siya. Kapag basang-basa pa siya, tapos na umagahan pa, minsan inaamag siya. Pero yung ganito, safe na siya. Pag matanggal na sa dahon, medyo safe na siya. So, ganyan lang naman. Mas maganda nga tanggalin sa dahon ng medyo ganito pa. Kasi pag minsan napaka-fragile niya, nagka-crack siya kapag katuyong-tuyo naman na tinatanggal sa dahon. Pero pag ganito, ang ganda. After matanggal sa dahon, ganito na yung itsura niya. Parang leathery ang kanyang texture. Ayan. So, sa ganitong stage, mas gusto ko siyang ikat na para hindi pa siya ganun katigas. Pag dry na dry kasi ang tigas gupitin. So, ganyan lang. Inugupit ko lang. Okay. I'll show you just here.
So ganyan lang, 'di ba? Malambot pa siyang gupitin kapag hindi pa siya ganoon ka-dry. Kaya pag ako ganito ko siya gustong gupitin. Yung iba dry na ginugupit. Ganyan lang, maliliit lang, bite size pieces. Tapos after makat, kailangan ibilad uli ng dry na dry talaga para magtatagal siya ng kahit pa isang taon dito nasisira, basta dry na dry lang. So, ganyan. Ganyan lang yan. Meron pa palang hindi nakat. Don't mind my nails kasi ano lang yan, alam mo na, laging nasa garden, nag-i-stay ng ating kuko sa mga dagta ng ating mga halaman. So, ganyan lang. Mas maganda talaga siya gupitin ng hindi pa dry na dry kasi napakatigas nito gupitin. Masakit sa kamay kapag tuyong-tuyo na siya. Pero pag ganito, ang ganda lang. Very smooth. So yeah, I'm just gonna cut all of this and I'm gonna dry this again. And I'm gonna show you when I cook this. See, I so love this. So, traditionally talaga dito sa amin, kinukulayan to bago i-spread sa dahon, kinukulayan ng iba't ibang kulay. Kaya nga siguro tinawag tong rock and roll kasi parang yung, you know, disco, rock and roll, disco colors, parang ganon. Pero ako mas gusto ko siyang natural lang talaga. I wanna be as natural as possible if I can. Yeah, so diba, walang ibang ingredients dito. Isang ingredients lang, hindi mo ito kailangan lagyan ng asin or sugar. Kasi merong ng distinct taste ang cassava, na parang templado na agad-agad. So pag niluto lang, pwede mong lagyan ng asukal or syrup. Pero ako, mas gusto ko na siyang plain lang. Kasi gustong-gusto ko ng lasa. Now, cassava chips. The cassava taste is so good. Wala nang init. So, kahit pa paano naman tuyo na yung aking ginagawang cassava chips or rock and roll. Ayan. Perfect na siya. O, tuyong-tuyo na. Nagiging ganyan ang kulay niya. White siya. Pag natutuyo, nagiging yellowish siya. Magtatry ako magluto nito ngayon to show you how I cook it. Piniprito lang naman yan. Super easy. I'm just gonna bring it in kasi wala naman ng araw. Pagtuyo na siya pa ganyan, pwede na siyang ikip. So, nagtatagal siya kahit pa isang taon. Pero pag ganun, bibilad-bilad lang siya para wag amagin. Kasi minsan yung moisture din kasi yun ang nakakasira. Okay. Yeah, I'm gonna cook some of this today. So, ayan. Mayroon na ako dyan na mainit na mantika sa aking kawali. So, ganyan lang. Kunti lang naman lulutuin ko kaya kunti lang mantika nilagay ko. So, make sure lang na mainit ng mantika para hindi siya matigas. Para crunchy talaga ang ating prito. So, I'm gonna try one first. Oh, yes. That's perfect na. Okay na yan. So, lagyan natin yung there. Ganyan lang, ha? Wala umuso. Sobrang inip. Hanggang mag-ala lang siya. Golden brown. Ganyan, pwede na yan. Perfect na yan. Hanguin na natin.
Ayan na yung aking naluto. Dagdagan pa natin ng konti. Pakunti-kunti lang para wag na sumi. Let's try it. Wow, ang sarap. Over crunchy. I love this. So, ito na yung ating masarap na merienda. Super crunchy. So, usually, ini-sprinkle pa namin yan ng white sugar on top or pwede nyo namang syrup. Pero ako mas gusto ko na mas masarap pala siyang walang ganyan lang. Wala ng sukal. Diba? Parang ano lang talaga. This is better than potato chips, you know, the ruffles like that or Lay's. Oh, super good. I love it. Sarap. Diba? Only one ingredients. Cassava lang talaga. Makagawa nyo siya. And of course, oil pag mag-prepare na. Kaya. Super good. Sarap-sarap niya. Sobra. Ayan yung iba pa. Ilalagay, pinapalamig-lamig ko lang ng konti. Tapos ilalagay ko yan sa lagayan. So ito, lagyan ko ng asukal just to show you. But for me, I don't like the one with sugar. So ganyan, ini-sprinkle lang yan ng konti. Mas maganda nga kapag ka mainit-init pa. Para dikit yung sugar. Try lang naman. I-demo ko lang sa inyo. So, ganyan lang. Easy. Parang may sugar. But as for me, preferred ko na yung hukal. So yeah, it's up to you. May mga kids, gusto nila may asukal.